So guys, andito na tayo ngayon sa cellphone ko. And punta lang kayo sa Play Store or App Store nyo. And hanapin nyo lang yung Hello Money app. And install nyo lang. After nyo naman siyang ma-install, so i-open nyo lang siya guys. And bago ko pala ginawa ang video na ito, so na-try ko na po siyang gamitin as payout account sa ating Facebook, sa ads on reel natin. So in-accept po siya ni Facebook. So sa mga nagwo-worry dyan na monetize na ang reels nila, kaso nga lang hindi sila makapag-set up dahil wala silang bank account or PayPal account. So ito na guys ang sagot sa mga tanong nyo. So pwede kayong gumawa ng Hello Money account using your phone. Pagka-open nyo nga, so ito na yung welcome to Hello Money. Say hello to your money anytime and anywhere. Hello Money by AUB allows you to receive, manage, and send your money from the convenience of your mobile phone. After nyan, skip nyo lang. And so mag-open tayo ng account. So i-click nyo lang yung open an account. And nakalagay dito yung mga kakailanganin guys. Kailangan meron kang stable internet, valid ID, and video capture. So ang pag-register nito guys, it takes 10 minutes only and you must be at least 18 years old. After nyan, click nyo lang continue. And ayan, click nyo lang yun siya while using the app and allow lang natin. Then allow. So, tatanungin ka dito kung Filipino citizen ka ba. So, click na natin yes. And like, make sure that your ID is still valid or not expired. So, click lang natin okay. So, if you're going to register an international mobile number, please select Philippine passport or OFW ID. Then, i-click lang natin okay. So, dito guys, so ay hanapin nyo lang dito yung ID type na gagamitin nyo. So, yung gagamitin ko dito is postal ID. So, pipicturean nyo lang yung front ng ID nyo at saka back ng ID nyo. So, hindi ko na ipapakita yung pagpicture ko guys. So, dapat clear na clear siya and makita talaga yung name at saka yung ID number natin. Then, after naman dito sa photo guys, ito na yung next. So, i-input lang natin yung information natin dito, which is the name, contact number, and the email address, and of course, the password. And then, after naman ma-fill upan siya guys, so, click nyo lang yung next, and magsisend CEUB ng OTP sa cellphone number na nilagay nyo. So, once na na-receive nyo na yung OTP na sinend ni EUB, so, input nyo lang guys, and i-click nyo yung next. And after nyan, magsisend ulit ng OTP si EUB sa Gmail na naman na in-input nyo. So, dapat yung Gmail na ginamit nyo talaga is active talaga dahil magsisend din doon si EUB ng one-time password bago tayo makapag-proceed. And after naman doon sa OTP from email, so i-click lang natin yung verify and mapupunta na tayo dito sa tell us more about yourself. So, input nyo lang dito yung birthday, gender, and present address, and source of income, and of course, the mother's complete maiden name. So, ayan, i-input lang natin. And after nyo nga ma-fill upan, i-click nyo lang yung next. And dito na yung magre-record na tayo ng video, so na nakaharap sa camera. So, dito is magsistate lang tayo ng name natin, birthday, and yung address natin. And dapat clear na clear yung face natin. So, walang face mask, walang mga accessories like eyeglasses. And ayan, di ko na pinakita yung pag-record ko ng video, guys. And after nga yun is magsasign lang tayo dito. And ito, how did you find out about Hello Money? So, select lang natin. And after naman yan, isi-check lang natin itong box. Then, after nyan guys, so, i-click lang natin yung submit. So, pagka-submit nga, huwag nyo muna i-close yung application. Tapos, mag-appear dito na, thank you for applying. Your application has been submitted. You will receive an email within the next banking day to confirm the status of your application. Then, nakalagay dito yung reference number. Then, i-click nyo lang yung finish. So guys, after nga ng application natin, so hihintayin lang natin yung email ni Hello Money kung na-approve na yung application bago tayo makapag-login sa sa Hello Money. So kung sa first apply nyo is na-disapprove kayo, so reapply lang kayo ulit guys kasi sa akin first apply ko is na-disapprove, na-return yung documents ko and nag-reapply lang ako ulit. So maybe
hindi na ayos yung pagka-picture ng ID nyo, kaya kayo na disapprove. So, reapply lang, guys.